Welcome ba, mga Kaldab? Ito po yung pinaka-latest update, mga Kaldab. Eh, nakarating na nga po si Richard Polkerson sa Pilipinas. Welcome back, Richard Polkerson. Bagamat maraming taong masayang-masaya ngayon dahil sa muli niyang pagbabalik, siyempre, mga Kaldab, eh, alam naman po natin na hindi naman po ito makakadalo sigurado sa 8 Bulaga at diretso taping nga po si Richard Polkerson, mga Kaldab, dahil sabi ko nga po, minamadali na nga po ni Richard Polkerson ang teleserya nila ni Bea Alonso. Kaya nakikita nyo, mga Kaldab, ilang araw lang po, eh, agad-agad, eh, bumalik na rito sa Pilipinas. Ito yung sinasabi ko, mga Kaldab, na ang teleserya ni Alden, eh, talaga naman pong nagpapabigat din para sa mga true-blooded Kaldab Nation. Although sabihin natin na pagkatapos nito, pelikula, pagkatapos ng pelikula, siguro mga Kaldab, pahinga muna si Tisoy pagdating sa mga ganito. Kaya nga po mga Kaldab, kapag hindi po nag-click, hindi ko naman po hinihiling, kumbaga, baka lang, pag hindi nag-click ang Bea at Alden, eh, John Lloyd at Bea nga po talaga totally ilalabas. Yan eh, bali-balita lang mga Kaldab, kung hindi mag-click ha. Pero sabi ko nga po sa inyo, maraming fans si Bea. Marami rin naman pong sumusuporta kay Tisoy. May mga pagkakataon na nagtatanong po sila, mga Kaldab, kung gaano nga po baka totoo itong mga kumakalat ngayon. Ang sa akin lang naman, mga Kaldab, kung ano naman po yung nababalitaan natin, kung ano naman po yung nakikita natin, yun lang naman po yung ina-update natin. Eh. Importante lang naman po, updated po tayo pagdating kay Lamengue at Tisoy. Di po ba? Isa po sa dahilan at rason kung bakit mas madali tayong nakakuha ng impormasyon, mas madali tayong nakakakuha ng update dahil din po sa mga mami, sa mga tita, sa mga malalapit po sa pamilya Polkerson. Mahirap po kasi magsalita dahil sabi ko nga po, ang mga nakikita lang naman po natin ay mga account na 101% hindi po talaga totally sila yon. Ginagamit lang po nila yon para mapagtakpan yung totoong identity po nila. Na minsan, mga Kaldab, eh, binibigyan ako ng update at na research naman po natin. At ito nga po yung mga nakukuha nating impormasyon. Nakakatuwa po dahil kahit napakaraming issue na ipinabato ngayon kay Mengay at Tisoy, eh natili tayong kampante at matatag. Gaya nga po ng sinasabi nyo, napakaraming blessing in disguise talaga. Itong nararanasan po ng real life couple na pinang-iingkita naman po ng mga ibang artista, mga Kaldab. Masakit po pero totoo po ito, mga Kaldab. Sa dami po ngayon ng pera ni Richard Polkerson at ni Mengay. Sa dami po ng mga endorsement TV commercial na pumapasok po sa kanila, pinang-iigitan po talaga. Halitok to, sa mga sabing hindi po naniniwala, nire-respeto ko po kayo. Kasi, eto ah, pasensya na po sa may words na idinidikit na naman po si Mangga o si Julian San Jose kay Richard Polkerson. Ikukwento ko lang, mga Kaldab, although sabihin nyo, Mr. Destiny, pinapasikat mo na naman yung tao na yan. E ayaw nga namin yan may balita. Para lang po sa kalaman ng lahat. Para lang po sa mga mami, sa mga titas na hindi na naman po, kumbaga, para hindi na po sila maghanap pa ng iba para alam na nila yung mga ganitong bagay. Oh, Mr. Destiny, nakita ko na yan. Sa mga updated po, alam ko na yan. Nakapanood nyo na yon at nakita nyo na. Para lang po sa mga baguhan sa channel natin, sa mga napapadaan. Kahit anong gawin po kasi nila, i-link si Tisoy, never po talagang sisikat. Hindi po ba? Na lalong-lalo na po dahil namulat po sa naibalik yung kwento kasi ni Tisoy sa 24 oras na nung balik po yung mga reaksyon ng mga netizen na kung saan sinabi niyang nabuli ka ba? Hindi po ba? Talagang nabuli po si Tisoy, mga Kaldab. At yung number one na hindi niya makakalimutan, real talk to, alam din to ng Kaldab Nation, ang nanay po ni Mangga. Real talk, mga Kaldab. Dahil yung panahon na yon, eh,
Kumbaga, may tandem po si Julian Sanchez. Alam niyo na to ha, mga kaalda ba? I-remind ko lang po sa mga hindi po nakakaalam, sa baguhan lang. Real talk to, mga kaalda. Ang kwento po nito, mga kaalda, nanliligaw. O, kumbaga, dumidikit si Richard Polkerson, mga kaalda. Hindi naman nanliligaw. Kumbaga na ililink po yung pangalan ni Richard Polkerson kay Julian San Jose. Dahil si Julian San Jose, mga kaaldab, may gusto kay Richard Polkerson. Real talk pa, mga kaaldab. Pero si Tisoy wala. Kumbaga, parang inililink lang po nila. Inililink lang po para umangat. Ang ginawa po, mga kaaldab, real talk to, ang ginawa po ng nanay po ni Julian San Jose inano si Richard Polkerson. Literal, na hindi ka bagay sa anak ko. Kumbaga, huwag kang dumikit dahil nga po, yung panahon na yon, anak ni Kiko ang nakadikit kay Julian San Jose. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya. Kilala nyo na yan, si Magalona, di po ba? Yan po yung nakadikit kay Julian San Jose. At talagang grurok ng tagumpay ni Julian San Jose, masasabi nyo, kumbaga, walang pinagkaiba kay Richard Polkerson. Yung mga panahon po niya, sobrang sikat, sobrang dami ng commitment, sobrang dami ng TV commercial. Kumbaga, pinagsalitaan po, literal ha, pinagsalitaan po literal si Richard Polkerson ng nanay po ni mismo ni Mangga. Sinasabi ko lang po, mga kaaldab, yung katotohanan. Sa mga hindi po nakakaintindi, sa mga nagsasabing fake news po ako, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Pero sabi ko nga po sa inyo, ito yung mga ina-update ko, 101% totoo po ito. Hindi lang po ito gawa-gawa lang, hindi ko po ito, kumbaga, sariling senaryo. Real talk yan, mga kaaldab. Kaya nga po ako, kami nabubwisit po kapag ka dinidikit. Kaya nga po, minsan, di ba, nakikita niyo yung comment, Mr. Destiny, huwag mo nang ilagay yung pangalan niya kasi nakakainis lang eh, nakasira ng araw, etc. etc. Ganun po yun, mga kaaldab. Kaya minsan nagtataka yung iba, bakit Mangga pangalan, samantalang may pangalan naman, di po ba, bakit yung iba galit na galit. Hindi niyo po kasi alam yung buong kwento na eto nga po yung nangyari. Kaya nga po, once na dumidikit siya kay Meng, kay Tisoy, talagang lumalayo talaga agad-agad si Richard Polkerson Jr. Kaya lang management eh. Ginagawa lang po ni Tisoy yan para po sa management. Pero sa personal, never. At talagang hinding-hindi niya 101% na magugustuhan. Real talk pa mga kaltab, isa po ito sa mga nambuli kay Richard Polkerson Jr.